Hi guys, this is Armel. Welcome back again to my channel. So for today's video mga kacha, no? Ayan, rebonded na po siya last year. So sa ngayon, ay ang gagawin natin ay routines lang kasi yung dulo ng kanyang buhok, tweed naman. So hindi na natin kailangang ibaba po yung gamot sa pinakababa ng part ng buhok niya kasi sobrang tweed niya. Baka masunog. And then, check lang natin ng i-check. Nang malaman nating luto na, ayan, hinugasan na natin ang ating step A. And, ayan, kasalukuyang nag-iron na po tayo, no? Kasi, natuyo na po sa ating blower. So, ayan. Pagkatapos nating i-iron mga katsa ang ating step A, so, mag-proceed agad tayo sa step B. So, sa step B mga katsa, mula puno hanggang sa dulo na po ang paglagay natin ng gamot, no? Kasi yun po ay neutralizer po siya. Hindi na po siya delikado sa buhok. So, ayan as you can see. Tapos na tayong nagplancha sa ating step A. And then, ayan na po sa ating step B. And then, 20 to 25 minutes mga katsa ay hugasan na natin, no? Pwede natin siyang gawing 20 to 25 minutes or 30 minutes. Depende na po sa inyo. Kasi po, ang step B ay neutralizer na lamang po. Hindi po yun siya nakakasira, no? So, ayan as you can see, nahugasan na natin and kasalukuyan po nating pinaplancha kasi tuyo na rin siya no, sa pagblower natin. And then, ayan na po yung resulta niya. Wala na po yung mga kulot-kulot sa pinakaroots ng kanyang buhok mga katsa. Ayan, anyway mga katsa, nandito ako sa likod sa garden nag-edit. Kaya may narinig kayong mga huni ng ibon, charot. So, yan, diba, yan po ang ating hair rebonding for today's video. So, maraming salamat po, yan na po yung after, diba, yan, rebond lang po yan, sobrang ganda. And then, ayan, diba, so, thank you so much sa tiwala niyo po sa akin, bye-bye.